What's up? Welcome to Coffee Ride. I'm DJ Mars Miranda, and joining me tonight, of course, Paco Ochoa, our only pro cyclist in Europe, and our very special guest, two-time SEA Games gold medalist, specialized brand ambassador, Claire Adorna. Hello, Claire. Hello. Good evening. Kamusta ka naman? Kamusta kayo? Okay lang. Okay naman. Okay naman. So, tagig dito sa Navy. Ayun. Ay, ikaw pa ako. Kamusta dyan sa Portugal? Okay naman. Nakikiramay lang rin yung panahon. Umulan din. Dito rin eh. Grabe ulan dito, no? Ayaw hindi tumitigil. Ano, Claire? Kamusta? Anong bago? May pasabog ba ngayon? Madami. Ngayon pasabog ngayon. Pero papag-usapan natin. Madami ang gusto nyo. Ayun, Claire. Focus. Kamusta? Nagtitrain ka ba? Ano bang schedule mo ngayon? What's your schedule like? From 8 a.m. kasi till 5 p.m. May work ako dito sa Navy. Pero after that, nakakasingit naman ako ng training. Tapos minsan pag lunch break or before going to work, nagtitraining ako. Kaya okay naman, okay naman. Ayan o, bilis ng comments natin today ah. Kimang Robang, ganda na me. Well. Hi Kim. Itong mga gold medalist natin, may ano sila eh, secret language. Pero kailangan may gold medal ka para maintindihan mo. Coach Chino Roque, what's up? Ito every week nanonood si Coach Chino. Thank you. Shout out to More Power. Ano rin yan? Strength coach pero cyclist din siya. Yan, JS Alcedo, Ralph Estardo. Hello guys. Ayan, Claire. So anong training mo ngayon habang since naka-quarantine pa tayo? Anong difference nung, syempre, iba na yung training ngayon, di ba? Kasi medyo maraming, medyo nag-free. Wala na pala akong kausap. Ikaw pa ako, kung sa training mo dyan? Ayan na, gumagalaw na. Wait, naglalag. Ano yun ulit? Sorry. Game back. Sa training mo, anong training? Ito na, I'm back. Nasa barko ka ba? Ano training ko? Saan mo mamatay yung barko niyo? Medyo taghirap po tayo sa signal, ha? Anong training mo ngayon? Paano yun? How different is it na, syempre, quarantine? Paano different? Ayan. Ngayon, medyo mas mahirap. Parang, yung hindi na siya usual kasi ngayon hindi ako madalas makapag-long ride sa labas. Kasi the past few months, di ba, lockdown tayo so hindi rin talaga makalabas. Tapos ngayon na medyo lumuwag naman, may work naman ako so hindi rin advisable na umalis ng sobrang haba sa labas. So ngayon, halos puro indoor lang yung training. Tapos, pero yun lang naman. Tapos more on gyms, more on treadmill na ngayon, unlike before na sa labas lagi. Sa labas. Ayun. So, na-notice ko yun eh. Parang most of my friends na, yan, multi-sports, cyclists, yung mga sanay sa labas, ngayon, nag-shift sila to gym eh, di ba? Kasi yung home gym, ayan, si Coach Chino, marami alam dyan. Kung kailangan nyo ng mag-program, magaling mag-gumawa ng program yan. Ano to? Paano siya nakakatulong? Parang, anong, what workouts do you focus on pag nag-gym ka? Puro cardio ba? Nagbubuhat ka ba? Ngayon, nagbubuhat na ako, tas more on strength and conditioning yung nilalagay ko sa workout ko. Tas especially now kasi, medyo nag-break ako from training kasi nga because of the lockdown kasi hindi rin talaga kami makapag-training ng hardcore yung lockdown. Pero ngayon na nag-adjust na siya to GCQ. Ngayon ako bumabalik-balik. So ngayon nag-add ako ng mga weights, ng leg workout, more on leg workout kasi nag-gain din ng onting weight, ganyan.
Oh, ayan, mga ube pandesal na order, oo, order, oo, no? Oo, ganyan. Ang dami naglabasan sa online na pagkain. Diba? Sushi, baked sushi, lahat na. Ang dami na nating faces of ano, quarantine, oo, kung ano-ano na yung yeah. nauso. At nawala, at quarantine pa rin tayo. Oh, eto, sakting question ni Gab Ferreira. Sir Gab, sabi niya, sa pagkaalam ko, di ba isa ka sa mga produkto dati ng Philippine Swimming League ng the late Susan Papa? Yes, yes. Oo, opo, galing ako doon sa PSL talaga. Nung swimmer ako. Actually, homegrown din ako ng PSL talaga. Hanggang sa makashift ako sa triathlon. PSL tapos, pa rin naman ako. Tapos may kinakwento sila na record holder ka ng may record ka sa nasa swimming. Ano yung record mo dati? 100 back, 200 back, tsaka 50 back. So, hanggang ngayon, ikaw pa rin may hawak ng record na yun. Opo. Pag-usapan natin yung mga record mo ngayon. Ito rin mga tanong-tanong nila, hinihintay ko na lang din. So paano ka na ano? Paano ka napasok sa triathlon? Kukwento ko ba? Oh, syempre. Para alam nila lahat. Para pinapabalan ako dito. Syempre gusto naming lahat malaman paano ka naman napasok sa triathlon kung swim record holder ka sa swimming. Di, syempre. Di ba yung iba tutuloy lang nila, swimming lang. Eh, ikaw? Next question. Dahil joke lang. Ito na. Hindi. Ano ba? Paano ba? Hindi, kasi yung friend ko. O friend. Sige ko na. Friend. Yung friend ko. Ganyan. Parang triathlete siya. Alam niya na kung ano yung friend na yun, ha? Hindi, ano nga? Ano? Oh. Hindi, hindi namin alam. Pinagpapawisan na ako. Hindi namin alam. Basta may friend ako from Yellow Cab Tri Team. Okay. Tapos, triathlete siya. Eh, swimmer nga ako. So, hindi ko naiintindihan minsan kung ano yung triathlon. Kasi minsan, syempre, kausap mo siya, tapos ang dami niyang ginagawang workout. So, paano ako? Nagsiswim lang naman ako, tapos na ako. So, sabi ko sa kanya, ano yung ginagawa mo? Ang dami-dami mong ginagawa. Tapos sabi niya, sige, parang pinahiram niya ako ng bike. Tapos after that, kasi yung dad ko, ano siya, nagma-mountain bike siya. So, nung pinahiram ako ng friend ko ng bike ko, doon ako nag-start mag-bike from school, probably from home to school, kasi sa Marikina lang ako, tapos sa UP Diliman ako nag-aaral. So, para daw less ng gas. Nag-bike-bike kami ng dad ko, tapos swim. Tapos, before our swim workout, parang meron kaming one lap run sa Akad Oval. Parang pampalakas lang, ganyan. Tapos yung coach namin doon, si Coach Bernie Cavida, former triathlete din siya. So parang sinabi nila sa dad ko, oh, bakit hindi mo isali si Claire sa triathlon nga ganyan. So nung, ayun, sumali ako ng first race ko is Subit. Tapos siniram ko lahat from helmet to bike shoes. Tapos yung akin lang doon is yung goggles and rubber shoes. Tapos, wow. doon na siya nag-start. Tapos, tumaroko ng Subi. Tapos, sabi ko pa doon, kasi 10K, di ba? Tapos, 4 laps. Tapos, parang hindi ako makapaniwala na 4 laps yung 10K. Kasi, parang first lap ko, parang 10K na siya eh. So, sabi ko doon sa nakasabay ko na, guys, sabi ko, kuya, ilang laps po ba to? Kasi, iniisip ko, baka nagkamali sila sa race briefing. Bakala nila 4 laps, pero 2 laps lang pala yung 10K. Tapos, sabi niya sa akin, nako, ining, malayo pa yung 10K. Sabi niya, tatlong laps ka pa, nakita niya ata yung tali sa leeg ko. Tapos sabi ko, ano ba naman itong pinasok ko? Tapos after, lima yung paltos ko sa paa, reklamo talaga ako ng reklamo. Tapos sabi ko, parang ayoko na. Eh, nanalo ako ng first age group. So parang doon ko na, parang after that, ay, masaya pala to, may ganito, may mga, ang daming medal, sabi ko gano'n. Tapos, nagtuloy-tuloy na. Tapos parang napasok ako sa Yellow Cab, sa Yellow Cab Tri Team. Tapos sabi sa akin ni Coach Jumbo, parang next mong itry yung Safeguard 5150. Kasi may cash prize daw pag nag-elite ka. Diba, syempre na natuwa ako kasi may pa-cash prize, ganyan. Kasi sa swimming, walang masyadong cash prize, more on medal sila eh.
nung sumali ako, tapos kalaban ko pa doon si Coach Annie. Tapos nung after that, nung nanalo ako sa 5150, doon na nag-message sa akin si Coach Annie kung gusto ko daw pumasok sa Unilab. Tapos yun na, tuloy-tuloy na siya. 2014, ano, nag-Unilab na ako, ganun. Yan, okay. Shout out to ano, Unilab, you know. Ah, chas a friend. Hindi, ito nga eh. From Dennis Barbola. Ask ko lang po, anong skincare ni Claire? Ang blooming naman kasi. Or, bakit ka nga, bakit ka blooming, Claire? Ano maliit na bagay. Ano meron? Baka may bagong bite. Baka may bagong ano, bagong cream, ganun, bagong... Kayo naman talaga. Hindi, kasi indoor yung training. So, medyo pumupusyaw-pusyaw tayo, ganyan. Okay, ako nagpalit. Nagpalit. Nagpalit ng brand. Ng, ano. Oo, yun. Okay diba? Na tayo, Paco. So, kailan ka ba na in love sa ano? Kailan ka na in sa triathlon? Sa triathlon? Ever since na nag-start ako. Yun, na-in love na talaga ako. In love ka talaga? Mm-mm. Oo. Saya eh. Hindi kayo mga tanong ng kasi yung ano, environment sa triathlon. Parang kinakabahan na talaga ako. Saya ba? Medyo so, ano, lang. So ano yung first bike mo? Di ba? So yung first bike mo, hiniram mo lang ganyan. So eventually, obviously, yeah. Nagka-first bike ka. Ano yung first bike mo? Yung race bike ba? Or aside from yung mountain bike na ginamit mo? Race bike. Race bike. Yeah, road bike na siya. Aluminum daw, ganun. Daw. Sabi. Baka bakal yun, di mo lang alam. Ayan. Anong brand ng skincare po? Pakisagot. Iba yung pagka-blooming mo, Claire. Ha? Ayaw tigilan yung skincare ko. Ah. Oo. Eh. Sir Dennis Barbola. Ano? Wala ba? Wala, ano lang? Meron. Nivea. Nivea po. Ayan, si Mars naman yung naghang. Oo nga eh. Ayan. Ayan. Nakabalik na. Nakabalik ka na. Ano to? Andiyan pa ba kayo, guys? Andito pa. Kaya pa. Kaya pa. So ano, yung first road bike mo, yung pang-race, yung ginagamit mo sa race, so ano siya, mabigat pa? Anong difference niya sa mga, like, sa current race bike mo? Ano ba? Parang, before kasi parang ramdam mo lahat ng hirap ganun, alam mo yun, parang pag mahirap yung daan, mahirap talaga, parang hirap niyang padyakin kasi medyo mabigat-bigat yung bike mo ganyan. Pero like ngayon ang dami nang na-upgrade sa bike, lalo na yung bike ko ngayon na ginagamit. Yun talaga. Ano ba yung ginagamit mo ngayon? S-Works bench. Fame. So, ano yung difference ng S-Works Venge mo ngayon? Ang layo ng difference, ah. Ewan ko, for me. Kasi, like, ako, honestly, ngayon wala pang bike fit yung bike ko. Pero, when I got the bike, parang after 5 days, nag-race na ako sa Bangkok. Ay, Bangkok ba? Sa Rayong. Basta sa Thailand. Okay naman siya. Okay siya, nanalo naman ako. Tapos, yun. Hanggang ngayon, wala pa rin akong bike fit. Pero, I'm still looking forward sa bike fit. Pero, alam mo yun, parang minor adjustments lang ever since I got the S-Work. So, parang doon ko napansin na sobrang okay siya. So, ano ba yung hanap mo talaga sa ano? Ano yung saan? Hanap mo? Sa bike. Sa bike. O, anong hanap mo talaga sa bike? Ako, mas prefer ko talaga ever since yung aero road bike. Kasi parang more on time trial girl ako eh. Oo. Tsaka mas na-enjoy ko yung flats talaga.
Tsaka pag yung mga distances, yung mga race nyo, pwede yung drafting eh, di ba? Draft legal. So, error road talaga yung bagay sa races nyo. Eto, from Chino Galvez. Who does your bike fit? Sino nagbabike fit sa'yo? Last time yung nagbike fit sa akin, si Sir Frederick Ilagan. Forward motion. Yes, Sir Frederick. Forward motion. Okay, yan si Sir Frederick. Siya rin gumagawa nung sa kanya rin ako nagpapabike fit. Sobrang ano. Mm-mm. Sobrang panalo. And Sir Chino, kay Sir Frederick Martin Ilagan on Facebook. Baka message mo lang siya. Tapos, paske, medyo mahirap kumuha ng schedule sa kanya minsan, pero kaya siguro book niyo na agad. Oo nga eh. Ito daw, Claire, pa-shoutout daw si Mark James de Guzman. Dahil mong fans. Yun. Hi, Sir Mark. Sir Mark, hi. Sir Mark. Diba? Hello. Parang lahat na sinasabi natin. Ba't kayo tumatawa? Oo, oh, may. Eto. Ano to? So ngayon, so alam na, syempre, alam na lahat ng tao na elite athletes, yung training nyo, syempre, ibang klase rin, di ba, compared to normal weekend warriors o yung mga sumasali, mga age groupers, ganyan. Syempre, mas iba yung training nyo. Nagra-ride ka pa ba for fun? Yung wala lang? Na hindi training? Minsan. Minsan naman. Hindi, like ngayon ha. Ngayon, kasi syempre walang races this year. So, more time na pwede kang sumama sa mga ride-ride, ganyan. Pero as much as possible, you still do the main workout sent by your coach. So, after that, yun, pwede ka nang makipag-chika-chika, ganyan. Ride for fun ka na, ganon. Ride for fun. Ano? So, depende kung sino kasama mo mag-ride, kaya ka mag-ride. Si sino ba? Sino bang mga gusto mong ka-ride? Kayo! Kami ako. Mag-ride tayo, di ba? With team specialist. Yes! So, ano? Ang dami kasi mga phone in, no? Tawa ano? Kayo ng tawa. Ayun, tatawa kami. Ayan. Ito, Sir Alfie Evaristo. Any idea how much bike fit kay Coach Frederick kahit range lang? Pag depende, pag meron siyang studio sa San Pablo, mas mura. I think pag sa San Pablo, Laguna ka nagpa-fit sa kanya. Parang for, ayan. Ito, sorry, Marco. Sad. There's a basic and comprehensive fit. Si Marco basic, talaga. Diba? Basic fit is around 6K. Comprehensive is around 12. Pero minsan, depende rin yan. Mas mura minsan pag doon ka sa San Pablo versus kung sa Makati. Pag gusto mo yung likod lang yung masakit, 500 lang. Kapag yung batok naman, nagpag like 500. Pag isang paalang, no? Mas mura. And thank you, Boss Marco. And sagot lang kayo mga questions. Tanong lang kayo dyan mga questions. So we'll try to answer all your questions. Habang inintay natin si Claire. Habang tatanan natin si Claire. Pero ano, sobrang sulit magpa-bike fit kay Sir Frederick. Tapos, dun sa mga walang idea kung ano yung kung mahal ba yung bike fit or hindi. Yung 6,000 relatively nasa normal na range ng bike fit yan. And yeah. I think hindi ko alam kay Sir Frederick kung yung 6,000 ba na yan, baka masagot mo Mars yung pwede kang bumalik after ilang ride mo pwede. Para i-tune. Tapos yung sa akin kasi parang pang-apat na bike na to na ipapa-bike fit ko sa kanya. So may carry over din naman. I don't think you have to pay full price. Ay, awa ko ah. Pero at least he gives you the, ano, your data.
So kanyari, no. Nagpa-bike fit na ako una. So alam ko na yung saddle height ko 71.3, yung yung reach ko ganito, yung stem length ko 120, yung ganyan. Ayan, he has a lifetime free adjustment on the same bike. Parang nagugulat lang yung participation ko dito. Oh, parang ano ka lang eh. Deklik na, ito yung kay Marco, he has a lifetime free adjustment on the same bike. So pag nagpa-bike fit ka ng once, two na, ano ka lang, siguro, balik ka lang ng balik. Kasi syempre, diba Claire, over time, yung bike fit mo nagbabago eh. Parang pag mas ensayado ka, mas flexible ka, mas kaya mo yung mas aggressive na position, or pag pumayat ka, baka mag-iba na naman yung... Hindi, kasi diba iba nag-uumpisa medyo malaki pa, tapos nahilig mag-bike, pumayat. So magbabago pa rin yung bike fit mo pag ganyan eh. So si Sir Frederick has a lifetime free adjustment on the same bike. Yan. Tsaka ano rin, maganda rin kay Sir Frederick, pakabit niyo yung cleats niyo. Yung cleats niyo maganda rin magpakabit sa kanya kasi malaking bagay yung maayos yung cleat position niyo. Ito, Claire, from Carl Grayson Le. Hindi ba kayo tatanong eh? Ano ito? How to be a fast swimmer? May mga nilalagay siya. Yes. Ayan. And how to be a fast swimmer? Nakakaba yung mga ganyang pangalan na familiar. Hindi, ito nga yung talong seryoso. Hi, Coach Ivan Diabando. Ah, how to be a fast swimmer. Coach okay Ivan. Lang yung mga ganon. Oo, okay lang yan. Oh, how to be a, may tips ka ba on how to be a faster swimmer? Ano no? Ano ba? Training lang eh. Training lang. Parang training lang naman yung ginawa ko noon ng grabe. Pero yun nga, mas napansin ko, noong third year high school ako, third year college, mas lumakas ako noong naglagay na ako ng run sa training ko. Siguro yun din yung reason kung ba't ako pumasok ng triathlon noong third year college ko. Kasi parang ang laking tulong yun sa swimming. So, hindi lang swimming lang. So, kaya, alam mo yun, maganda din na naglalagay ka ng mga cross-training every now and then. Ayan, hope we answered your question. So, training and cross-training. Yes. To become a faster swimmer. So, para bumilis lumangoy, tumakbo. Ganon. Di ba? Tumakbo, mag-bike, ganon. Parang malino na malabo. Oo. Ito, from Rami Bitong. Ito si Rami. DJ din to sa amin eh. Tapos kakakulang niya ng bike na siguro about a month ago. How can you tell pag kailangan na magpa-bike fit? Kailangan mo magpa-bike fit. Kasi, di ba? Wala namang time eh. Bike. Basta maganda yung naka-fit sa yung bike mo regardless kung, di ba? Ikaw, kailan ka ba dapat nagpapa-bike fit, Claire? Oo. Nahuhuli si Claire. Nahuhuli. Ako, pagkakuha pa lang ng bike sana, dapat may bike fit na. Ewan ko ba kung ba't wala ako eh. Pero hindi, mas maganda na pagkuha mo ng bike, magpa-bike fit ka na. Para, di ba? Para alam mo yun, kampante ka na kung ano yung mga kailangan mong i-adjust. Ganon. Oh, yan, Rami, magpa-bike fit ka na kasi kakakom. Congrats okay sa bagong ba? Bike. Nasagot ko ba yung mga question? Oh, nasagot mo pa naman. Ayan, si Coach Ivan Lupando. Ay, Coach Ivan. Sasama daw si Claire sa Sabado sa ride. Okay. Diba? Yes. Ano to? Bike fit ka agad. Nasagot ko pa, diba? Ito. Yes. Ano ito? Sana ano makasama ako.
Sasama ka daw. Kasama sila Boss Richie. Eto, from Kim Mangrobang. Ayan. Paano nagtatawa na na tayo? Kim, help! Kim! Ayan. Question from Kim. Paano po maging stay inspired sa training? How do you stay inspired? Nako ah. Sasagutin ko ba yan? Eh, may tanong eh. Ano daw? Kailangan, love what you do lang, girly. Ganun. Love talaga eh. No? Love talaga yung topic natin love eh. Love what you do. Love what dapat you do. Dapat masaya ka lang lagi sa ginagawa mo. Pag hindi na, huwag mong gawin. Pero pag masaya ka pa, gawin mo. Ganon. Love. Sabi siya sa love, babagsak lahat ng topic natin. Oo nga eh. Doon talaga siya papunta eh. And Ma'am Claire, sa Sabado ah. Sabi ni Coach Ivan, Sabado daw. Yes, Coach. Eto, question. Kasi syempre, di ba yung show, ano eh, ginawa namin para sa mga beginners, sa mga nagsistart pa lang mag sa cycling or sa, I guess, sa triathlon. Anong take, paano ka nag-ano? Ano yung advice na mabibigay mo sa kanila on coaching, on finding a coach or a mentor? Kasi nga kanina you mentioned your coaches na from UP na nag-ano sa'yo, nagpasok sa'yo sa triathlon, tapos you mentioned Coach mm-hmm. Annie. mga tanong yun naman, nakaka-distract, guys. Totoo ba? Hindi yung mga tanong? Hindi nakikita ni Claire yung mga tanong. Kami palang nakakita hanggang ma-post. Teka, mamaya, sagutin natin yung Coach Ivan. Also, alam na, si Coach Annie, di ba? Siya nag-ano sa Unilab. Sorry. Mm-hmm. Binabasa ko yung comments, natatawa ako. So, ano? Nawawala ako sa focus, promise. Ah, kami rin eh. Hindi. Paano maghanap ng coach? How do you find the right coach for you? So, obviously, kay ni Coach Annie, alam natin lahat na yung relationship ni Coach Annie, ibang klase rin. So, diba? So, paano? Para sa mga, ano yung kailangan nila mahanap sa coach na mag-fit sa kanila? Ako, siguro kung depende kasi sa athlete eh. Kasi like, ako, kaya ako nagustuhan si Coach Annie kasi parang naiintindihan niya ako, not just physically, but also emotionally. Pero di ba may ibang athletes naman na more on the physical lang naman. Meron ding mga ganong coaches. Pero like yun nga, ako, for me, nag-work yung sa amin ni Coach Annie kasi naiintindihan niya not just triathlon, but also beyond triathlon. Napapag-usapan din namin yung iba, like, kunwari, ito yung work ko, parang may guidance niya din, gano'n na ito yung parang gusto ko for my future, ganyan. Pero long-term goal ko pa rin is to go to the Olympics, mga ganyan, mga gano'n. Parang si Coach Annie ba yung pinag-uusapan natin dun sa buong sagot mo na yun? Parang pwede iba rin eh, di ba? Intindihan niyo yung goals ko. Tapos, ano niya ako, emotionally, hindi lang physically, o, diba? Pwedeng hindi lang si Coach Annie yung pinag-uusapan. Si Coach yun. Si Coach, hi Coach Annie. Sa, diba? Coach yun. Ito yung mga... ganon. Ito marami. Pero marami rin kasing coaches that sa atin na ganyan. Na, maraming magagaling talagang coaches sa atin. Then, tsaka yung mga coach, ayan, sila Coach Ivan. May mga coach din na since andalas mo sila, syempre, kunyari, ikaw, everyday mo kasama yung coach mo, syempre, magiging close din kayo, tapos diba, magbabond din kayo, magshishare ka na sa kanya ng mga nafe-feel mo tong sa mga sa training mo. Oo. Diba? Kasi parang ang isang madadagdag ko dyan, ayan. yung pagkakaroon ng coach, yung relasyon nyo ng coach, parang totoong relasyon yan eh. Kumbaga, minsan suswertehin ka, mahanap mo yung gawan na coach, di ba? Pero minsan, kailangan mo magpalit kasi hindi
wala, may mga coach na iba yung style, iba yung culture, iba yung approach. So tingin ko responsibilidad mo rin na humanap nung sasakto sa iyo yung nakakaintindi ng goals mo emotionally, yan. Emotionally, physically. Yan tayo eh. Hindi ko alam kung ba't ako nandito eh. Buti na lang malakas sa akin si Kim. Diba? Ito, grabe yung mga tanong. Ayan. Ito, from Ariel Dumlao. Parang mas mahirap ba ito kaysa nung nag-SEA Games ako last year? Yung mga tanong? Ay, hirap pa. Ito na. Transition 2 na. Ito na, T2. Yung mga tanong, pang T2 na eh. Pang diinan na eh. Ano ito? From Sir Ariel Dumlao. What's your favorite training sa cycling? Yung nakakalakas. Ang hirap. Yeah. May math ba? Wala. Yung nakakalakas lang. Wala. Nandiyan pa ba si Clay? Intervals. Wala din. Hindi, intervals. Parang favorite ko yung intervals kasi alam mo yun. Interval speed din yung mga favorite ko. Kasi syempre makasabay mo lagi mga boys. So napapalaban ka talaga ng very hard. Ano ba? Ba't kayo nandito? Pero ako wala. Okay na ba? Ayan. Saan pa ba? Andito pa kami. Ano na? Nasaan na? Okay na ba? Okay na. Ako rin, nandito pa. Hindi, yun na, favorite ko, intervals. Tsaka speed. Kasi, doon nga, sa Laguna, like sa Laguna, puro boys yung mga kasabay ko doon. So, pag speed talaga, parang as much as possible, tinatry kong sumabay sa speed nila. So, feeling ko yun yung nakaka-help talaga para bumilis ka. Yan. Ito, from Dennis Borbola. Ma'am Claire, since nasa Taguig ka po, may training buddy po ba kayong kasama? Ay. Nagkaka... Wala. Wala? Wala, okay na tayo. Okay. Wala. Sunod-sunod eh. Minsan meron. Kasi si Sir Ralph Estardo nagtatanong, kaya pala sobrang minsan saya... Minsan meron, ganyan. Ayan. Kaya pala sobrang saya ni Claire ngayon. Sobrang saya ngayon ni Claire. Bakit kaya masaya, Claire? Parang masaya ka nga ngayon. Uy. Hindi. Sakto lang. Sakto lang? Saan mas hindi, masaya? Parang feeling ko, hindi, okay, wala naman. Masaya lang ako, ganun. Kasi kahit na gantong pandemic, hanap pa rin ako ng time para makapag-train, tapos makapag-serve sa country, ganon. Oh, di ba, guys? Para sa bayan to. Para sa bayan yung career, no? Ito. Amen. Oh. From Kim. Ito, malamang nakaka-train mo tong si Kim talaga. Maraming alam tong si Kim sa'yo. Saan mas masaya mag-training? Sa Laguna or sa Taguig? Pako? Yes, pako. Ayan o, saan mas masaya na? Parang pinagkaisahan ako dito ah. O hindi. Sa ano? Ang hirap naman. Hindi, maganda mag-training sa Laguna. Kasi nakaka-miss din yung, nakaka-miss yung Laguna. Kasi nami-miss ko yung... Kasi dito sa Taguig... Ayoko na. Parang nabubulol ka ata. Oo nga eh. Hindi kasi... Hindi sa Laguna. Mas gusto ko pa rin sa Laguna. Oo kasi sa Laguna... Mas safe eh. Oo, mas safe doon. Tapos may... Di ba? May options ka na may siguro paon. Siguro sa like part antipolo. Hindi.
Pero gusto ko rin dito sa Taguig kasi nakakasama ko kayo. Oh. Ah, diba, diba? Saturday, ah. Oo, yun talaga. Yung nakakamiss sa Laguna. Yung mga ahon. Yung mga pababa. Ito pa, daming grabe yung comments, oh. Ito, ang dami. Dumadami po. Nagko-connect lang sila eh. Yan, from Sir Ariel Dumlao. Mahirap po ba pagsabayin ang training at love life? Going with the lang po. Ayan. Training at love life. Mahirap ba pagsabayin? Hindi naman. Hindi naman. Depende siguro sa partner mo. Kung yung partner mo supportive sa mga goals mo, di ba? Mas maganda kasi maghahatakan kayo pataas. Ganon. Pero nagka-boyfriend ka na ba na hindi aligned sa goals mo? Yung, huwag ka na mag-Olympics, ako na lang. Di ba? May ganun ba? Wala pa naman. Wala pa naman. Sana wala na. Grabe mo. Okay lang ba yun? Oo naman. Ito mga questions, sunod-sunod. Parang connected lahat ng questions eh. From Coach Ivan Leopando. May boyfriend ka na po ba, Ma'am Claire? Madami kasi nagtatanong ng mga kilala ko eh. Nagtatanong lang naman po. Ayan. Nagtatanong lang naman po. Wala, lumalabas lang siya sa questions, so. Oo nga eh. Ano pa yung question? Unahin natin yung iba. Sige, mamaya daw sasagutin niya. Depende na, may boyfriend na ako. Ayan, gusto mo batiin? Nasagot ko na. Yung question o yung boyfriend? Ay, huwag na lang. Yung question o yung boyfriend. Grabe na mga tanong nyo. Guys, connected lahat. Parang iisa lang yung gusto nyo malaman lahat eh. Ang inip. Diba? Eto, balik tayo cycling. Oo nga po eh. Pero masaya, masaya po ako ngayon. Pati ang puso ko masaya. Okay na po ba tayo dyan? Ayan, guys. Sinagot na po ni Claire. 'Di ba? Natawa. So ngayon, nawala tuloy yung tatanungin ko. Ano to? So balik tayo kay Coach Annie. Kwento mo naman yung relationship niyo kay ni Coach Annie. Paano siya nakatulong sa iyo with your growth, with your success? Paano ba siyang coach? Ganyan. Ano siya eh? She knows when to be strict, pero she knows din kung kailan yung kailangan, alam mo yun, mag-lie low. Kasi, like ako, from the past 5 years of being a triathlete, dumaan ako sa injuries, sa operations. So, marami kaming up and downs together. Pero, lahat yun, natutunan din yung mag-adjust. So, feeling ko, yun yung maganda sa aming dalawa. We have respect in our relationship. We have adjustments. Kaya, yun, ang laking part niya sa kung anong narating ko ngayon. So, gano'ng katagal mo na coach si Coach Annie? So 6 years na. 6 years na. Yan. Shout out kay Coach Annie. Diba? Mm-hmm. So at least, diba, parang mm-hmm. for those people looking for a coach, kailangan yung ganun na 6 years, matitiis niyo yung isa't isa at least. Diba? Kasi may iba parang coach lang, nandyan, pag nagte-training, pero bahala ka na pag walang training, di ba? Diyan pa ba, Claire? Oo, kasi... kasi... Mm-mm.
Ano to? So, Kle, ano plans? Ano yung next steps mo? Andito yung... pa. Andito pa ako. Nauli. Ano yung next step? Ano yung plans mo ngayon for try? Since kailan yung next, do you have a race planned out na? May next race ka na bang nakaschedule or hintay-hintay pa rin? Ano yun? May anong plano mo? Ano, may plans ka na ba for your next race? Meron na bang nakaschedule na next race for you? Meron na. Next year, lahat ng races for next year. Sasalihan niyo? Meron na. Lalo na next year, 'di ba may qualifiers for the Southeast Asian Games. So it will be held on February and April. Okay, so tas lalo na ngayon, different yung format kasi sprint na siya, 'di ba? Okay. So ano yung sprint? Paano ang difference sa normal releases nyo? Sa sprint kasi, super bilis lang. Kaya, mas, yung mga juniors, marami din silang, malaki yung chances nila na, lalo na yung mga juniors natin kasi masanay sila sa sprint distance. Unlike kaming elite, mostly Olympic distance yung nilalaro namin. So, iba rin yung pacing kasi sa Olympic kaysa sa sprint, diba? Kasi sa Olympic, medyo may time ka pa para parang makontrol mo yung pace mo. Unlike sa sprint, parang lahat talaga dapat all out ka. Ayan. So paano mag-iba yung training niya pag ganyan? Dapat talaga more on speed siya. More on speed yung mga intervals na ginagawa. Hindi masyado muna sa mga long and endurance workouts. Pero from time to time, pwede, maganda rin na maglagay ng ganun for endurance. Nice. So February, mukhang may races na tayo. Kayo? Mm-mm. Dito? Dito yan? Yes. Ah, sa Philippines na yan? Oh, wow. Yes. May difference ba? Kasi si Kim... 'di ba kinukuwento niya the other day nung minsan na para maka-race sila may testing, may swab test, may 'di ba? Kayo ba dito ba ganun na rin? So before you race may swab testing kayo tapos ka-quarantine kayo before the race. Tama ba? Ay talaga? Oo nga kasi ngayon no. So sa inyo ba, may ganun din ba sa atin pag nag-start na wala, yung races? Ako syempre, wala pang idea kasi wala pa namang nasasabi. Wala pa nasasabi dito na okay, kailangan natin magpa-swab test o ganun. Parang, oo. Pero malamang, no? So hindi ko malamang sure dapat kung may swab test ba, ganyan. Pero sa February, so hopefully after that mag-open up na yung mga... ibang races, for no? Safety. Ayun. Kaya ano yung mga favorite cycling route mo dito? Yung for fun lang, ah. Yung ruta, okay, yung mga ano bang favorite mo na niraride? Yung favorite routes? Mm-mm. Nakaka-miss na. Pag-delay ba siya? May delay yata eh. May delay eh. Hey guys, kamusta naman kayo dyan sa comment section? Nandiyan pa ba kayo? May mga tanong pa ba kayo for Claire? Sa ano? Nasugbo. From Laguna to Nasugbo. Favorite routes na ni-ride, di ba? Oo. Ba? Laguna to Nasugbo. Late kasi. Nag-delay nga. Oo nga. Saan ka nagsistart nun yung Laguna to Nasugbo? Baka,
Ulaan ko, baka sa Nubali na lang yung start. Baka sa Nubali. Nasakit ng Tagaytay. Yan. Tapos, nasubo highway hanggang Tuy. Parang iningitian lang niya ako eh. Sa coffee trail. Oh, start ng coffee trail. Tapos, Santa Rosa. Tagaytay, ganun. Oo. Yun yung favorite na. Kong ano talaga, route. Ayun. Saan kayo buo? Yung daang Revpal ba? Revpal ba favorite mo na ako ng ano? Sa coffee trail, tapos akyat pa yun dun sa Marcos eh. Diba? Oo. So Revpal nga. Ayan, nawala na. Tuloy. So anyway. So, grabe yun. Yung delay, ha? Pa, nakakaloko yung delay. Ano sa Revpal nga ang magandang akyatan. Mas maganda siya dati, tingin ko, nung gravel pa siya eh. Yung Revpal. Oo. Oh, ngayon, cemento na siya eh, di ba? Oo, cemento na. Pero andun pa rin yung maiksing gravel section na hindi nila maayos-ayos. Pero maganda nga yung route na yun, yung akit ka ng Tagaytay, Revpal. Tapos, nasubo highway hanggang Tuy. Tapos pwede ka na makalaka, di ba? Doon na yun, le. Ayan. Oo. Oh. Oh, hello. I'm back. Grabe yung delay mo kanina. Yung mga sagot. Oo, yung mga sagot, pangalawang tanong na, yung una pa lang sinasagot mo eh. Nasa huling episode pa yung ano, yung sinasagot mo. Oo. Buti nga ngayon naka-cooperate siya eh. Oo okay, nga, mukhang gumagalaw ka na nga ngayon. Oo, di ba? O so, Revpal. Akit ka ng Revpal from Revpal. Coffee Trail. Tapos, sa Ridge hanggang Nasugbu. Yes. Dumediretso ba kayo hanggang, ano yun? Tapos balikan lang. Balikan lang. Tapos minsan yung Talisay, di ba? Yung mga hill repeats, ganyan. Ano, i-repeats yung Talisay? Ganon. Oh, diba? 5 times ahon. Oh, kami, isa pa nga lang, bad trip, di ba? Pahira pa na sila, guys, 5 beses nila inuulit-ulit for fun. Isa pa lang, marami nang nagbe-break, ganon. Paano nagbe-break? Break as in... Breakaway. Breakaway. Akala ko ano eh. Nagpapahinga, uminom tubig. Diba? So kung medyo delikado pala yung relasyon nyo, huwag muna kayo sa mga mahabang ahon. Doon lang kayo sa may Carmel Ray. Mag-ikot-ikot lang kayo din sa Carmel Ray. Survive. Survive ka lang. Para at least kahit pagkatapos, ano pa rin, maayos pa rin kayo. Oo, ganun lang. Walang masyadong break. Walang masyadong magbe-break away. Ito si hello Sir Drew Arellano, good evening. Ayan, Vamos Socks, di ba? Ganda ng bagong Vamos Socks. Meron silang bagong socks ngayon. Abot ba dito yan? Si Mike Jello sa tagig. Si Mike Jello. Jello. Vamos socks daw yung four sa socks, ganda. Plain lang siya taas, ganda nung ano. Ganda nung socks. So, ito, anong break 'yon, Claire? From Dane Zamudio. Away nga, break away at Break away. Ayan. Ex-teammate ko yung si Claire from Drew. Ayan, mga active health. Hi, Kuya Drew. Naku, Kuya Drew. Nakuya pa nga. Nakuya. Aray. Ayan, mga from team, ano, Unilab Active Health before. Hi daw, sabi ni Drew. From Kim ulit, naka ilang Talisay ba bago nag-breakaway? Yes, Kim. Ang daming energy nito ni Kim ngayon. No? Eh, maaga pa. Umaga pa kasi sa kanila eh. Early. Umaga pa kasi sa kanila. Ito mga team Unilab, naglalabasan lahat. Oh.
Parang marami ng beses yung breakaway girlie. Okay na tayo doon. Ilang beses nag-breakaway eh. Diba? Ano? Hindi, ayan. So pag nagre-ride ba kayo tagay, diba, tagay tayo, tapos magtatalisay kayo, saan ang favorite coffee stop mo? Yung break, yung totoo, yung kung saan nagbe-break. Break. kung saan nagbe-break sa ride, oo. 7-Eleven lang naman yung nakikita ko dun. Hindi kayo nagko-coffee shop, ganyan. Hindi kayo umuupo para kumain. Walang oras. Wala namang coffee shop dun sa ano. Saan? Sa nasugbo. Ay, hindi. Or... pa. Pero, kunya, ay, pero pag Nuvali, ganyan. Sa coffee trail, ganun. Coffee trail. Ano favorite coffee na order mo sa coffee trail? Yung shake. May tapos wala palang shake. No? Meron doon. Meron. Meron doon masarap na shake sa coffee. Diba? No. Meron. Oh, Coach Sol, bakit ka nagko-comment? Kasali ka dito. bakit ka nagko-comment? Kasama ka dito sa show na to, no? Ito, hi Coach Sol, nasan ka? Hello! Nasa City Hall pa ata si ano. Ito, si Archie Patricio, Baguio Beans, Tagaytay. Yan, sabi ko na eh. Ayan. Baguio Beans. Ito rin si Archie, ano to. Dating active health, pero cycling. Mm-mm. So, Unilab din yan. Si Coach Sol din. Mm. Ito Coach yung mga adik mag-ensayo eh. Yung... pag nakikita mo sa Strava, pati sa mga post nila, aga-aga, nasa Zwift na. Diba? Mga active health talaga. Sarado pa yung Zwift, nandun na sila. Diba? Ngayon, ano na, under endurance lab na, so under Coach Sol na ngayon. Ano to? So, sa coffee trail, ano in order? Anong shake yun? Para matikman nilang lahat. Yung may, ano, kalimutan ko eh. Basta shake doon. Masarap. Parang parating may ibang sasabihin si Claire. Yung strawberry banana yung masarap. Ayan, strawberry banana. Tapos yung strawberry banana na yun, yung strawberry powder nila, recoverite ng yes. Hammer. Oh. So pag nag-ride kayo sa Nuvali, may recovery shake doon. Ginagamit nila yung Hammer Nutrition na recoverite na strawberry flavored. Sinalagyan nila isang banana, blender. Tapos yun. Tapos pag swerte kayo na sumobra yung ginawa ni, ano, may extra pa, diba? Oo, may extra. Yung tira nung blender, bibigay pa sa'yo yun. So, mga pro tip yan. Mag-ride muna kayo kasi yung iba nakikita ko. Minsan nakatambay na doon. Nakaupo na lang. Eto, from, ito si Mabel de Mavivas. Hi, Mabel. Hi, Claire. What's your favorite post-cycling meal? Oh! Meron akong ginagawang shake lagi after ride. Mixture siya ng lettuce, banana, strawberry, and carrots. Lettuce, banana, strawberry, strawberry and carrots. Yes. Wow. Mm. Iba atang gumagawa nun sa akin dati. Dahil joke lang. Ayan. Ito si Mabel nakasama din ayun mag-ride to. Lakas din to eh. So, lettuce, strawberry, banana. Banana, carrots. Ayop ah. Kanino mo naman natutunan yan? Sa ako lang. Ah, ikaw lang. wala la. Okay. Strawberry, lettuce, banana, carrots. Wild. Mm-mm. Eto, tips for beginners. Kung mga gusto mag-umpisa mag-cycling or mag-triathlon, ano yung tips na mabibigay mo sa kanila? Siguro, ano muna, start with one sport, tapos eventually, tsaka na magdagdag. Kunwari, like, if gusto mong pumasok sa triathlon, mas maganda mag-start muna either duathlon, kung di ka marunong mag-swim, or aquathlon naman, kung weakness mo yung running, ganyan. Tapos, eventually, kapag comfortable ka na dun sa ginagawa mo, tsaka ka dun pumasok sa
sa try, ganun. Tapos, start, build slowly lang, lagi. For beginners, di ba? Yun, yun naman. Tapos ito, parang itong si Mabel, alam ko nagtitrain na to for triathlon and mm-hmm. ano. So pag ganun, kunyari nagtitrain ka na, ano yung, how do you take the next step into further, yung, di ba? To furthering your training or kung gusto mo talaga mag-excel sa triathlete or sa cycling. Mm-mm. Siguro ano, get a good coach, get a good program, a program na mag-fit sa'yo dun sa kailangan mong i-workout as an athlete. So, feeling ko yun yung mga beginner steps. But you can also do it on your own, pero yun nga, you always have to start slow, you have to start short, tapos eventually kapag kaya na ng endurance mo, pahaba na ng pahaba yung workouts. And ano, join races also, kasi dun mo malalaman kung hanggang saan yung kaya mo when you join races also. Nice, ayan. For those listening, baka tips from Claire. Start slow, get a coach. Yes. Get a nice bike. Nice bike ba? Get a nice bike. Yes. Get a nice bike. And listen, Coach Sol Sibaya, nagda-drive through late lunch. Ba't ka nagko-comment ko nagda-drive ka, Coach? Wow, bangga ka. So ngayon, ano, fun rides ka lang muna. Fun rides. Fun rides. Pero meron na rin akong sinusundan na program ngayon for next year's race nga. Sinabi ko na siya sa coach ko. Tapos ginawa niya na rin ako ng program na susundin ko for next year. Kasi syempre hindi ka naman pwede mag-start one month before the race. So dapat ngayon nagsistart ka na if you really want to get a good race sa qualifiers for next year's SEA Games. So kung February na yung race, ngayon nag-umpisa na kayo sa tapos yung form. Intake ng pagkain, medyo hinay-hinay na din. Ayun. So ngayon pala nagsistart ka na for that. Start, you're, yeah. Nagsistart ka na mag-prepare for that. Mm-hmm. So gano'ng kahirap yan for someone like, you know, at your level? Kunyari, you said na medyo nag... Siyempre walang... Hindi gano'ng ka-intensive yung training mo for the past few months, di ba? Gano'ng kahirap to get back into race form, race shape. Tama ba? Race shape ba tawag doon? Race form. Yes. Race form? Race form. Hindi mahirap or... siya. Ako, siguro nahihirapan lang ako doon sa... Hindi naman nahihirapan, pero medyo nagkaroon lang ako ng major adjustment when I came here sa Navy. Kasi kailangan mong i-balance talaga yung oras if you really want to train. Parang, di ba, marami pa namang oras, yun lang talaga. Kailangan mo rin i-discipline yung sarili mo kasi nga, I'm working from 8 a.m. till 5 p.m. So, kailangan maaga ka matulog. So, as much as possible, you get up early talaga to do your bike workout in the morning. Tapos, kung magsisingit ka ng lunch break, swim, ganun. Grabe. Unlike before, di ba, unlike before kasi, parang sa Laguna, kahit, sa loob ng isang araw, magagawa mo yung workout. Tapos marami ka pang spare time. Kasi yun lang, full time ka lang talaga. So ngayon, mas medyo major adjustment sa akin yung pag-balance ng time talaga. Wow, bago yun ha. So diet mo, ano ngayon? So if you wanna get back from, kunyari, I guess ngayon, nag-forced off-season ka, di ba? Parang ganun. Oo, So, paano yung diet mo niyan? Do you change it from the past 7 months? Ano yung changes? Ngayon, more on ano talaga, more on medyo strict yung diet na kasi past few months talaga, lagi ko nakasalubong yung mga ano eh, fast food, yung mga donuts. Parang ang daming birthday kong nakainan ng cake, ng Shanghai, ng spaghetti. Ng Shanghai. Oo, ng Shanghai. So ngayon, medyo so more on na ako, nakakita na ako ng mga ano, ng green leafy food sa plate ko. Marami ng ganun. Tapos iwas muna sa white rice, sa fast food, ganyan. Tapos as much as possible, puro home-cooked meals muna para na-adjust ko talaga para
yung dami ng pagkain. Kasi minsan kapag laging sa labas, hindi mo na ano kung gaano karami yung servings nila eh. So I don't take mo sa ano, kasi 'di ba usually yung mga yung normal, syempre lahat kami normal people compared to you guys, 'di ba? Pero 'di ba, yung mga normal cyclist magre-ride, maglo-long ride sa weekend. Tapos pagkatapos mag-ride, makikita yung Garmin o yung Strava, uy, 1,500 calories na burn ko. Uupak ng kain. 'Di ba? Ano yung take mo sa ganun? dapat ba 'di ba? Dapat ba upak? Yung is 'di ba yung iba parang magre-ride ako para makakain ako ng madami after. Ng marami. Oo. Oh, kasi 'di ba may ganun eh. Ano dapat? Ako, ano yung take ngayon, mo sa ganun? Ngayon hindi na. Parang pag nag-ride ka pa rin, normal pa rin. Depende naman, mafe-feel mo rin naman yung body mo kung mas kailangan niya pa ba ng food or okay ka na dun sa tama lang, di ba? So, minsan kapag okay naman, enough naman yung normal serving kahit na sobrang dami ng ginawa ko, nagsistick na lang ako dun. Pero I think yun isang... na, minsan cheat days, ganyan. Isang point na baka may mabuhay yung may mga ano tawag dito, baka isang tip from you na baka makatulong dun sa ibang ayan na siya. Oh, ikaw pa ako. Anong diet mo? Ano ba diet mo dyan? Paano? Ayan. Oo nga. Ano ba well, diet mo dyan sa Portugal? Well, simula nung natapos yung lockdown, syempre nag-expect ka na magre-race ka. And since cycling sobrang dependent sa power to weight ratio, alagaan mo talaga yung kinakain mo. So minsan, syempre normal, hindi mo pipigilan yung pag nag-crave ka ng sinigang na may kanin. Yes ba ako? Sinigang? Meron ba sinigang dyan? Oh, sinigang okay. Mix, may baon kaming sinigang mix. Wow. So, syempre, ang gusto mong idea ng general na diet mo, nandun sa side ng mas healthy, mas papunta dun sa goals mo. Pero tingin ko mentally dapat nababalanse mo rin yung expectations mo sa sarili mo dahil minsan syempre hindi mo talaga mapipigilan kung uwi ka, gutom na gutom ka, galing ka sa matinding ride, tapos makakadaan ka ng Jollibee o McDonald's na andaling umorder ng french fries. Tapos feeling mo parang durog ka na buong araw, tapos masisira na yung buong linggo mo. Pwede na yun, no? So, syempre dapat babawi-bawi ka rin. Pero syempre ako dito ngayon, kailangan naka-focus ka on point sa diet. Pagka, recovery. Yeah. Kasi siya, yung diet naman, kaya siya parang hindi naman usually tinatawag na diet ng athlete. Nutrition lang siya. So, basically, kung ano yung gusto mong, ano yung goal mo, ano yung kailangan ng katawan mo, and ano yung kailangan mo sa performance mo, yun yung kakainin mo. So, hindi naman yan yung parang no carbs, walang gluten, or ganyan. Mm-mm. Meron ka lang sinusunod na general para makarating ka dun sa goal mo. Ano, so sa inyo yung dalawa, since, di ba, medyo iba yung training nyo from, like, everyone else who's watching. Ano yung okay na recovery food? Kasi, di ba, yung sinasabi mo na, minsan pagkatapos mo mag-ride, wasak ka for the rest of the week. Mm-hmm. Minsan, 2 days after na, pagod ka pa rin. So, ano yung, meron ba silang pwedeng kainin or inumin na para hindi masyadong wasak for a few days after the ride or the training that you did that day? Ako ano, I take supplements also, like from from Hammer Nutrition, 'di ba? They have tissue rejuvenator, anti-fatigue capsules. Yun yung usually na ginagawa ko pag sobrang laspag talaga ako. Mm-hmm. Pati tingin ko usually kapag dumating ka sa bahay galing sa ride or sa training, tapos sobrang gutom na gutom ka, ang ibig sabihin nun, hindi ka kumain enough dun sa mismong ride mo. So,
hindi rin siya ganun ka kaganda na magpapagutom ka sa ride tapos after ng ride kakain ka ng marami. So para ma-overcome mo yung craving after ng ride, mag-load ka, hindi naman load na load talaga kakain ka ng pansit o ano. Yung so, basically para kami lang yun ah. Yung kanain namin no Sabado pansit. Ah, nakita ko na pansit canton eh, di ba? Pero syempre gusto mo rin na kung paano ka kumain sa normal na kung paano ka kumain sa normal na araw. Basically yung gusto mong gawin is ganun lang rin sa days na nagre-ride ka. Pero syempre ang kaibahan lang, nagre-ride ka, nagbo-burn ka ng more calories than yung normal day mo na wala kang ginagawa. So, kakain ka rin ng kung paano ka nagbo-burn. So, siguro sa ride or may mid-ride na, may coffee ride ka na pwede ka mag-stop sa gitna, coffee break, pwede ka kumain ng konti. Huwag naman yung sobra, pero ibig sabihin, para lang maiwasan mo yung craving after. Oh. Kasi pag dumating ka sa bahay, tas talagang wasak na wasak ka, gutom na gutom ka, ibig sabihin, hindi ka nakahanda doon sa ride na ginawa mo. At from Mariel Alfonso. Hi Mariel from Unilab. Si Mariel from Unilab to Active Health. Do you eat before training in the morning? Depende sa workout eh. Kunwari pag bike rides minsan naglo-load ako ng onte, pero kasi pag run parang super light lang talaga nung breakfast ko lagi or before training kasi nararamdaman mo sa takbo kapag ano eh marami kang nakain talaga eh. Just so ano yung mas more prone sa side stitch, 'di ba? So kayo ano yung kunyari, ano yung light meal niyo before light breakfast niyo before training? Bread. Or ano kang nakain niyo before bread. Training? One bread or cereals. Cereals. Ikaw pa or ako. Milk. Milk lang? Milk lang talaga? Pero pag swim, hindi ako nagme-milk ha. Kasi mabigat daw yun, sabi. Yun yung iniiwasan ko ng swimmer ako, milk talaga. Okay, milk. Oats. Oatmeal. Oatmeal. Oo, yun. Oatmeal, cereals, yogurt. Kung talagang light lang talaga, di magkape ka na lang. Pero oo, kape, tea, ganun. Pero may nagsabi, kasi yung coach ko rin dati, yung strength coach ko, sabi niya, kesa mag-light, diba, para kung gusto mo talaga, kung kailangan mo talaga kumain before training, gumising ka na maaga. Mm-mm. Para by the time nag-train ka, medyo magaan na ulit yung feeling. So, parang ang sa, ano, wake up an hour and, before, diba, extra, yeah. An extra hour, give yourself an extra hour na para kumain, ganyan. So, usually, sanay ka gumising ng 5, gising ka ng 4. Oo. Diba? Yun, ako sa akin, ganyan. So, ako nasanay akong ganun na 2 hours before mag-ride, magte-take off or kailangan umalis ng house. Kumakain na ako. So kung 5, kung alis ako talaga? Ng... Oh, so kung alis ako ng 5:30. So 3 pa lang kumakain ka na. 3:30, gising na ako, kumakain na ako ng 3:30. Grabe. Oh, coffee, 2 bread. Ganun. Para hindi mabigat. Diba? Kailangan ko lang mas mo. Yeah. Mm-mm. So ako, parang kung kailangan mo talaga kumain, ako, gumigising lang an extra hour earlier. Mm-mm. Ito from John Raymond. Ayan, go. Bago or prepare mo na night before. Ahead of time, oo. Oh. Yan yung pinaka... Makaka-save ka ng... Ayun ko, 30 minutes. Nang sleep mo. Baka nang sleep, na medyo mas mahaba. Sayang minutes. Diba? Sayang. Mga to, 30 minutes din yun. Ito from John Raymond Talbo. Do you do ice baths after long rides? Minsan. Doon ko yung natutunan sa ano eh, Portugal eh, yung power of ice baths. Yun. Oo. Kasi so, parang talaga siya.
As in, lulublob mo talaga legs mo sa yelo na may tubig, tubig na may yelo. Mm. Talaga? Solid. Pero yung mga iba ba yung mga, di ba may iba may pinapahid, parang post-ride? Yeah. Post-ride, mga pinapahid-pahid nila sa legs. Nag-work ba yung mga ganun? Ako nag-work, feeling ko. Or, feeling ko naman nag-work. Ako, kung naniniwala ka na gumagana, ibig sabihin, gagana. Gumagana siya. Gagana siya. Uy, nakalapit sa kita. Diba? Ibig sabihin gumana. Minsan, malaking lokohan lang yung pagbabike at pagtitraining. Parang sa mahabang, ano, mahabang ahon, di ba, feeling mo, malapit na, malapit na. Malayo pa, kakasi malam pa lang. Malaking it's lokohan a, lang lahat. It's a prank lagi. Ito from Josel Garcia. Okay ba ang heavy dinner before a race? Ako hindi. Ako hindi diba? Masyado. Or a long, siguro heavy dinner before a race or a long ride? Tama ba? Pa ako. Pag long ride, kung mag-Odax ka siguro or meron kayong pinaplanong matinding araw sa bike, pwede. Pero kasi pag race, yung race kasi ibig sabihin may specific na intensity na mataas na ayaw mong may karga na extra weight or parang kahit laman lang sa tiyan, may ibang nutrition for racing lang. Pero I guess naman kung yun, sorry. Hindi, siguro okay. Mag-stick na lang sa ano, sa normal diet nila. Wag na, alam mo, wag naman yung sobrang buffet na before the race. Diba? Ano daw, ulit. Well, wag daw sobrang buffet. Oo, yung mga pizza na before the race. Normal lang. Wag kang susubok ng bago. Oo. Yeah. Day ng race or day before ng race. Huwag ka nang magpa-bike fit day before ng race. Rubber shoes, ganyan. Kahit yung parang nakita mo lang na may ginagamit kang nutrition mo sa bike. Tapos day before ng race, pumunta ka sa expo ng race. Tapos may nagbebenta ng kung ano mang gel. Bumili ka ibang brand. Bumili ka ibang brand. Kung ano yung sanay ka, yun yung gamitin mo sa race or sa normal na ride. That's how tama na naman yung nutrition mo na going into the race, you should be okay, di ba? Parang, hindi naman yung the night before lang is what matters for the race the next day. Siyempre, kailangan yung nutrition mo for the weeks or months leading to the race, dapat maayos na para at least yung katawan mo ready na may ganong intensity na kahit konti lang yung kahit hindi ganong kalaki yung karga mo na dinner the night before, kaya pa rin ang katawan mo na to survive to get through the race. So, kasi yung iba siguro parang, if there's one go. Mas if maganda magkarga ng hydration talaga. For me, before the race. Kasi di ba minsan pag kinakabahan ka, ihi ka ng ihi. Totoo yan. Di ba? So ako, mas more on hydration na lang ako. Electrolytes. Doon na lang ako magsistick. At least magagamit mo siya during the race. Hindi, tsaka parang alala mo yung, kasi ginest namin si Carmela Pearson, organizer ng ODAX. Maganda rin yung tip niya yung sleep banking. Kasi diba parang pag-race nyo, usually race natin, nagsistart, gun start, 5:30, ano? 5:30, 5:45. Tapos usually nasa ibang lugar ka pa, so nasa Subic ka, nasa Cebu, nasa Davao. So, chances are, gumising ka ng 3. Tapos, natulog ka the night before ng 11, 12, kasi nagkwentuhan pa kayo. Siyempre, excited yan. Diba? Nandong buong team mo. Nagkwentuhan pa kayo. So, diba? Tutuhugin ko yan bukas di ano. Diba? So, yung kwento ni Carmela,
nagbabangko ka na ng tulog the week before yeah, pa lang. Yeah, the week before. Para whatever happens na, kunyari, kulang ka ng tulog sa race, the night before the race, okay ka pa rin kasi nakabangko ka na ng tulog. Tapos yung sinabi niya before na one week before, hindi siya nagko-coffee. Tama, di ba, Paco? Yung kay Carmela. So, one week before the race or the ride, hindi siya nagko-coffee. Para pag nag-coffee siya on the day of the race, malaki epekto. Mas malaki epekto ng kape sa body niya versus kung in everyday niya yung kape. So, you could try that for your future races, I guess. Yeah. Ay, yung isa kong tanong kanina kay Claire pala. Yan na. Ito na ba? Ito na ba? Hindi. Tungkol sa ano. Kasi since nandito tayo sa mga tips, ang isa kong na tingin ko makaka-relate yung karamihan ng nakikinig. Kasi hindi lahat full-time athlete, hindi lahat mas maluwag yung schedule. And ngayon, mas nakaka-relate ka siguro sa lifestyle na may ginagawa ka full day tapos binabalansin mo yung training. Paano ka nagbibigay ng focus sa recovery? Maaga akong nagsisleep talaga ngayon na. Mm-hmm. Like usually 10. Parang as much as possible, gusto kong maka 7 hours of sleep. Yun talaga yung ano ko, 7 hours, 6 hours. Kasi pag hindi, parang feeling ko marami akong hindi magagawa the next day. Parang hindi maganda yung bungad ng araw. So, yun, nagkakasya naman siya. Kunwari, 10 ako magsisleep. Tapos, the next day, 6 o'clock, ganyan. Okay naman. So, maaga ka nag-good night. Maaga. Kasi nakikita mo naman lagi. Sabay mag-good night. Ayun pala. Naisingit pa yan. Naisingit pa yan. From Jan Montalvo. For Paco, whoop strap ba ginagamit mo? What yes. do you think about it? Ito, whoop strap. Ano yung whoop strap? Lalakas ba kami dyan? Whoop! Lalakas dyan. Palakas dyan. Whoop! Lalakas. Paano yan? Hindi, ano siya? Basically, para siyang... Paano nga ba? Parang tracker siya ng maraming data all throughout the day. So, 24/7 na tracker na tatrack niya yung sleep, heart rate variability, resting heart rate, respiratory rate, yung calories, yung strain for the day, recovery mo. So, tingin ko kung gagamitin mo siya normally, na kung mahilig ka sa data, malaki yung effect niya dahil makikita mo yung mga kung ano yung mga ginagawa mo na nakakadagdag sa recovery, nakakadagdag sa quality ng sleep mo. So, tingin ko maganda siya. Well, para sa akin, ngayon ginagamit na siya ng EF Pro Cycling. May mga iba rin ako mga kaibigan na nagre-race dito na merong ganito. Kasi yun nga, sabi nga ni Claire, isang part ng recovery na malaki yung epekto is yung sleep. Pati yung sinasabi ni Mars and ni Carmela na sleep banking. So, importante talaga yung, well, sa akin, at least nakikita mo, parang meron kasi siyang notes everyday na pwede mong idagdag. So, may ginawa kang kakaiba ngayon, gano'ng kalaki effect niya sa sleep mo or recovery mo the following day. Maganda lang na makita mo yung mga ginagawa mo na may significant na effect. So, kung bibili kayo ng whoop? May referral. May referral code na makakakuha ko. Noted yan pa ako. Whoop! Whoop, whoop! May referral code na kapag ginamit nyo, may 1 month free kayo. Pati ako may 1 month free din. So, message lang. Nakapag-whoop! Pati ngayon, kaya siya naging significant ngayon kasi meron siyang
data na tinatrack na tinatawag na respiratory rate na isa sa mga nakaka-predict kung positive ka sa COVID-19. Oh, wow. So, yeah, alert ka niya kung may possibility, kung malaki na yung possibility na meron ka and kailangan mo na magpa-test. So, syempre, ang ibig sabihin, kung mag-positive ka sa COVID ngayon, hindi ka makaka-race, hindi ka makakalabas. So, importante na mag-iingat din. Yes. May mga cases pa ba dyan, Paco, ng ano? Marami pa rin marami naman. Pa, mataas pa. Pero walang laban sa dyan. Grabe. Wala. Buong Europe, nagkakaroon ng surge. Alam ko, kanina nabalitaan ko yung Ireland ata, nag-lockdown na sila ulit. So, ewan natin. matagal-tagal pa ang ating pag-aabang. And si Kim, gising. Si Kim, wala yatang training. Yung dami, may mga comments. Ang aga mag-good night. Di naman, girly. Joke lang yun. Satin-satin lang yung dalawa. Ayun. So if you guys don't have any more questions, meron pa ba mga tanong dyan? Meron ka pa bang gustong ikwento sa amin, Claire? Kamusta sa life mo? Wala na. Okay na ako. Diba? Any final words of advice to the viewers? Ano ba? Wala. Mag-ingat lang. Mag-ingat ngayon kasi kahit na super luwag na, may pandemic pa rin. So as much as possible, let's try to train indoors pa rin. Kung kaya, let's avoid gatherings pa rin. Kahit na sobrang kakilala mo, sobrang malapit sa'yo. Kasi mas priority pa rin natin ngayon is yung health, syempre. In order for us to train and to race next year. Diba? Yes, totoo yan. Ayun. Ikaw pa ako, may message ka ba for our viewers? For Claire? Para speech. Claire, magpakabait ka. Thank you. Ingat ka lagi. I-update ko lagi si Kim sa mga nangyayari sa akin. Ayan. Hindi, syempre, yan, tulad nga sabi ni Claire, ngayon, tingin ko mas makaka-relate lahat dahil nagkakaroon ng surge ng positive cases sa lahat ng lugar. So, ang ibig sabihin lang niyan, mas matagal pa tayong makakapagsama-sama ng normal. Mm-mm. Na walang mask, hindi mo makita yung kung nakangiti, kung kakilala mo ba talaga yung nakasalubong mo. So, syempre, kailangan mag-ingat kung nagbabike, sundan nyo parati yung ginagawa ni Mars, nakamask at takot uminom sa tubig. So, ayun lang, syempre, ang ibig sabihin lang ng nade-delay lahat, nade-delay yung chances na maka-race tayo agad sa Pilipinas, yung mga events na pang age groupers, pang amateurs, kahit yung mga professionals na professional sports hindi makapagtuloy ng diretso, lalo na yung mga amateur. So, syempre, kung gusto natin magkita-kita sa race lahat, ingat parate, and ayun lang. Magpapaalam pala ako, Mars, kasi next week at 2 weeks akong mawala dahil sana matuloy yung race namin next week. Finally, yun. Magsa-start na yung season. So, good season luck, Paco Bells! Ano ba yung race mo next week? Kwento mo naman sa kanila. Okay. So, update mo kami sa races nyo dyan sa Euro. Well, ngayon, sa nakita natin itong diba? Past... Sa nakita natin itong past... Sa nakita natin itong past few months na natutuloy na yung mga races dito sa Europe, dahan-dahan, lalo yung mga nasa top level, nag-enforce lang sila ng strict na testing, pati bubble sa races. Syempre, may mga nakakalusot pa rin na nagpa-positive. Hindi ko alam kung paano nila, baka ano lang yun, kung positive ka. Pero, syempre, kami ngayon, mas mababa yung
funding ng mga races sa continental level kumpara sa world tour. Kung napapanood niyo yung Giro, yung tour, syempre sobrang laking pera ng mga organizers niyan kumpara sa mga mas maliliit na races. Pero next week ang aming race ay tinatawag nilang Premio Jornal Noticias. So newspaper din siya, parang yung nagsimula yung tour, yung Vuelta, yung Giro, newspaper sa north ng Portugal, malapit sa border ng Spain. So ngayon ang forecast nasa 8 degrees. Wow. So malaking adjustment yung sa part ko, dahil hindi naman ako sanay na mag-race sa malamig. Usually yung mga races summer, pati galing Pilipinas. So yung mga races mid-30s, nasa 30 degrees na mainit, humid. Ngayon, panibagong adjustment na nasa single digit yung weather, tapos malaki yung chances ng ulan. So hopefully maka-adjust tayo sa ganong klase. Tingin ko naman sa experience ng mga teammates ko, mag-guide naman nila ako sa tamang suot, tamang nutrition, tulog. So ayun lang, abang lang kayo ng balita. Hindi ko alam kung sana matuloy, kasi nung first nilang in-announce na matutuloy, 7 days yung race. Wow. Tapos 2 weeks ago, sabi nila 5 days na lang. Tapos last week, 3 days na lang. So baka pag naghintay pa tayo ng 2 araw, 1 day na lang. So ayun, abang lang kayo ng balita. Yun. Congrats. Congrats in advance. Diba? Racing in Europe, solid. Congrats. Ayun, so overtime na naman tayo. Mm-hmm. 9:30 na si naman. Si Claire, maraming pasabog si Claire. Oo nga, yung COVID wala sa'yo. Wala akong pasabog eh. Tsaka iisa lang yung gusto nilang malaman. Oo nga. Yung mapin diba? Na ata kayo sa love life ko, Diyos ko. Ayun. Thank you, Claire, for joining us today. Thank you. Welcome. Nag-enjoy ka lang. Meron ba? Thank you din. Nag-enjoy talaga ako. Kami rin. Kami meron ka pa bang gustong linawin? Ay, eto. Malinaw na. Eto, Claire, pahabol talaga eh. Anong sure marirecommend mong training or technique para fresh pa rin sa run? Fresh talaga yung usapan pag fresh ikaw eh, no? Paano fresh earn? Fresh mo sa ano or fresh siya. Sa run, sa akin talaga nagtanong ng fresh run sa triathlon. Fresh. Parang mas okay yung kung kay Kim na punta yung question na yun, ha. Pero hindi, siguro kailangan i-balance mo lang yung time mo dun sa swim, sa bike. Syempre hindi ka naman pwede bigay lahat sa swim. Dapat yun na, balance lang lagi. Lagi mo lang i-make sure na meron ka pa rin pang takbo at the end of the day. Kasi doon naman lahat nagtatapos sa run lagi. Yun. So, baka merong ibang, diba? Ano, baka merong ano? Ibang nanonood sa run. Oh, kaya kailangan fresh ka, diba? Fresh. Oo, para fresh ka lagi. Tsaka dapat lagi nakasmile. Ganun. Sa run. Kasi din yung supporter photographer, mo. Diba? Siyempre, pag nagdumakan, may picture. Maganda ka palagi sa picture. Mm-mm. Diba? Yung talaga, kaya fresh ka talaga. Yun. Nga eh. Diba? Ayun. Again, thank you, Claire, for joining us. Mayroon bang gustong pasalamatan, batiin your sponsors, hindi. I would like to say thank you to my dun sa lahat ng sponsors ko, especially sa Specialized Family, kasi kahit during this pandemic nararamdaman ko lagi yung support nila. Laging nag-aano ng group rides, tapos laging nagkakamustahan. So super thankful ako sa Specialized kasi yun nga, kahit malalayo tayo sa isa't isa, we always find time para magkamustahan. Also sa Next Step Try, kina Coach Annie, sa PSC, kasi kahit gantong pandemic, tuloy-tuloy yung support nila sa mga athletes.
sa Navy also for supporting us. Tapos, ano pa ba mga brands? Tier, A-Game, ano pa ba? PSI, thank you. Yun lang. Tapos sa lahat ng mga sumusuport. Tapos yun nga. Sa coaches ko, coaches Annie and Dan, Toby Kut, tsaka mga teammates ko sa Next Step Day. Yeah. And to you guys, lagi kayong mag-iingat. Kayong lahat. Yeah. Wala na? Wala na? Wala na. Okay. Wala na? Yun na talaga yun eh. Sige. Parang, may feeling ko may lalabas sa comments eh. Parang tumahimik lahat eh. Diba? Oo, nag-aabang kayo eh. Kung nasan ka man ngayon, diba naghahantay kayo ng ganun eh. Diba? May ano. Mag-ingat ka. Kung nasan ka man ngayon, diyan ka na lang. Diyan ka lang ha. Dito lang din ako. Dito muna ako sa Taguig. Ayan, nag-go. Sinong teammates daw, sabi ni Kim? Yes, girly ah. Parang praktisado ka dito sa question and answer portion ah. Teammates! Ikaw! Ano ka ba? Yun, sina Heart, ganun. Lauren, ganun. Wala ta. Biglang tumigil yung comment section, nakaabang lahat eh. Heart-heart na lang tayo dyan, heart-heart. Sleep na tayo? Ano ba yan? Mag-google night na. Pinakabahan na ako, baka saan tayo mapunta eh. Ayan. Miss you teammates, Ralph. Miss you, teammates. Sinong teammate? Lumalabas talaga eh, oh. Ayan, baka ikaw, meron pong gustong pasalamatan, batiin? Siyempre, thank you, my Claire. Bawian. Claire, bawian mo, go. Thank you kay Claire, alam namin matagal na itong inaabangan ng mga nanonood, yung mga kasama ni Claire. Na... Kinaya ng data ko yan, ha? And of course, thank you sa mga nanonood. Siyempre, ang goal pa rin natin is matulungan yung mga pumapasok sa sports, sa cycling, sa triathlon, yung mga pumapasok sa endurance sports, lalo na sa ngayong panahon na to na baka hindi tayo madaling magsama-sama, hindi madaling magkwentuhan sa tambayan. And ito lang yung isang way lang to para makatulong dun sa mga gustong mag-usap ng bike, gustong tumambay, at makakalap ng kaalaman. Kahit at least sa mga nakikita nating, sa mga nakakasama natin dito na guest. Hopefully, of course, ang goal pa rin is makatulong. Marami tayong matutunan sabay-sabay. And syempre, stay safe. Sabi nga ni Claire, mas magandang yes. Mag-ingat. Para maka-race, para makita-kita sa mga events, sa ODAX, sa mga Tri-United, or kung ano man yung papalit sa Tri-United, sa mga run. Paraan. So, ingat lang. Si Claire nandyan sa Navy, frontliner. So, thank you sa lahat. Welcome. And, syempre, stay safe. Thank you. Kayo din dyan. Ayun, thanks Claire. Thank you rin sa mga frontliner. Ulit naghang ka doon. Ayun, nawala na. Umalis na lang siya basta. Grabe. Mahirap pala yung signal dyan sa Taguig eh. Oo nga eh. Ayun, ako. Wait, babalik ba si Claire? Babalik pa siguro. Wait lang. No. Paalam tayo na maayos. Ano guys, may natutunan ba kayo sa show today? Ayun, tingin ko syempre kailangan natin mag-thank you sa mga frontliners dahil sa panahon ngayon sila yung napilitan na bumili ng bike. Sila yung
pinapilitan na mag-aral ng kung paano bumili ng bike, anong bike yung maayos, paano magiging safe. Siyempre, yung stress ng kailangan mo maging safe sa pagiging frontliner. Ngayon, kailangan mo ring isipin kung paano ka magiging safe sa bisikleta dahil hindi siya normal na parang yung nasa safety ka ng, nasa loob ka ng kotse or bus, exposed na exposed ka, tas umaandar ka ng mabilis na ang suot mo lang helmet. So, helmet. Oh, and then, tsaka 7 months na rin silang, diba? 7 months na rin sila nasa front line eh. So, thank you. Thank you, everyone. Ano pa tong si Claire? Tingin ko yung mga bumili ng bike na frontliner nung nag-lockdown nung March, malalakas na sila ngayon. Ayan, Oy, Claire! Bula ka dito. Napaka pa namin. Nihintay ka pa namin. Ayan, thank you, guys. Di na kayo. Ayan. Okay, guys. So, thank you for watching. We'll be back next week. And I'd like to thank Specialized Philippines, Nike Philippines, 3D Project, and Tumi. Thanks, guys. And we'll see you next week.